channel, to our channel. And kung bago ka dito, welcome po sa inyong lahat! Bago natin i-start tong nakayos na ba? Oo. So, bago natin umpisan tong video na to, guys, bibigyan ko muna kayo ng konting story. Alam kong ayaw nyo ng maraming dada kasi pinuntan nyo lang naman talaga dito yung tutorial kung paano magtina or magdye ng damit. So, ito yung damit na idadye natin, guys. Kasi, ito, bala ko kasi sanang gumawa ng mini Shopee haul, yung mga OOTD. Eh, kaso, itong isang na-order ko, ay nako, ibang-iba yung kulay doon sa picture na nakita ko. Pero yung mga reviews, tinignan ko naman bago ako umorder and nakita ko doon yung mga reviews, okay naman. Red naman daw siya, pero nung dumating sa akin, parang hindi naman siya red. Ayun, tingnan nyo, parang po siyang pink. Kala ko red siya. Hindi talaga ako fan ng mga ganitong kulay, guys. So, nagpabili ako sa nanay ko nung pangtina ng isang sachet, 6 pesos lang. Apat na pinabili ko, guys, kasi hindi ako sure. Baka magkamali ako, or baka naisip ko hindi siya kumulay talaga as in ng black kasi matingkad yung kulay nito. Just a little disclaimer, guys, baka kasi nagtataka kayo na yung after result natin doon sa thumbnail ay may pagka dark violet and yung sinabi ko ditong ikukulay natin is black. Nung makita ko kasi yung result niya after yung first time natin siyang tinina, mas nagandahan ako sa kulay niya, guys. Para sa akin, mas naging unique kaysa sa gawin ko siyang solid na black talaga. Kaya nag-decide ako na huwag na siyang itina ulit to achieve that black color. And guys, hindi rin po ako ganun kaalam pagdating sa mga tela, pero napansin ko na kapag nag-dye ka, depende rin pala yon sa klase ng tela ng damit na ititina mo. Kung mabilis bang kumapit yung kulay o kailangan mo ulit-ulitin ng ilang beses para ma-achieve mo yung gusto mong kulay. Pero dito sa akin, guys, nung nakita ko yung resulta talaga, mas nagandahan ako kaya nag-decide ako na hindi na ulitin. So, titignan natin. And nanood ako ng mga videos online. Nag-research talaga ako kung paano gumawa. Nag-research talaga ako kung paano magtina or magdye ng damit. Iba-iba sila ng paraan. So, itong paraan ipapakita ko sa inyo. Ito na siguro yung pinaka-the best na nakita ko sa lahat. So, para malaman niyo kung paano nga ba ang tamang paraan kung paano magdye or magtina ng damit. So, hanggang dito na lang yung chika ko, guys. And umpisahan na natin ang video nito. And tapusin niyo po hanggang dulo, ah. Hi guys! So, ito na naman ako, no? So, ito nga pala yung mga materials na kakailanganin natin sa pagdadye. So, according sa mga napanood ko at sa na-research ko, kailangan daw natin ng suka or ng asin dahil ito yung magsisilbing pampatibay daw ng kapit ng kulay doon sa damit. So, yung iba asin lang ang ginagamit, yung iba naman suka lang, pero pwede naman siyang parehas na gamitin. And dito sa video na to, ay gagamitin natin siya parehas. At syempre, kailangan natin ng palangga ng paglalagyan niya. At ito yung damit natin, guys, nung hindi pa siya natitina. Kita nyo naman ang tingkad nung pagka-pusha pink niya. So, tatanggalin muna natin yung padding niya sa loob para masigurado ko rin na pati yun ay nakulayan talaga ng husto. At ito na siya, guys. And nakalimutan ko palang i-mention siya. I-mention sa inyo na ito yung pantina pala natin. So, babanlawan muna natin yung damit bago natin siya haluan ng pantina or yung tinatawag nilang pang jobos. So, dito wala akong ibang hinalo. Tubig lang to, guys, para lang mabilis ma-absorb ng damit yung ihahalo natin pang kulay. So, eto guys, after natin siyang mabanlawan, kumuha na ako ng kalahating mug ng tubig at kalahating mug ng suka. Kayo na lang po tuman siya, guys, kung gaano karami ang ilalagay ninyo. So, kung malaki ang damit nyo, syempre, mas damihan nyo. Dapat ay nakalubog yung damit doon sa suka at tubig. So, may nabasa akong comment, guys, doon sa mga ibang video na panood ko. So, may nagtatanong doon kung bakit yung iba daw sa huli ginagawa itong process na to and yung iba sa una naman. So, may sinabi doon yung mismong nag-upload ng video na pwede naman daw na sa una o sa huli. So, yung atin, sa una ko na siya ginawa. Ala naman daw, epekto yun. Daw ha, guys. So, ayan, ilubog-lubog muna natin siya dyan at hihintayin natin siya ng 30 minutes bago natin siya lagyan nung lulutuin nating pang-jobos. Habang hinihintay natin na matapos ang 30 minutes doon sa pagbababad ng damit sa suka at tubig, so pwede na tayo, guys, gumawa nung pang-jobos natin. So, ito nga palang mug na to, guys. Ito na lang yung gagamitin ko na rin na pang-tahal ng tubig kung gaano karami ilalagay natin doon sa kaserola na pagtitimplahan natin nung pang-dye. So, since maliit lang naman yung damit na ititina natin, tatlong punong mug lang na tubig ang ilalagay natin. Kayo na lang din magtansya, guys, kung gaano karaming tubig ang ilalagay ninyo as long as malubog ng husto yung damit. Goods na yun. Ayun, guys, kumukulo na yung tubig natin. So, pwede na nating ilagay yung asin. So, haluin lang natin ng mabuti hanggang sa ma-dissolve siya ng tuluyan bago natin ibuhos yung pang-dye. Yung lahat na apat nga pala, guys, na pinabili ko, yun na yung lahat na nilagay ko dito para matapang talaga yung pagkakulay niya. So, haluin nyo lang siya ng haluin, guys, ng mabuti para masigurado talaga na well-mix itong jobos natin. At
natapos na ang 30 minutes guys. So ito, dinidrain na natin yung suka at tubig na pinagbabara natin ng damit. So ito, pwede na natin ibuhos yung ginawa natin pang jobo. So mainit-init siya guys. So ingat lang. So dito naman guys, ilubog-lubog nyo lang siyang ganyan. Huwag nyo nga hayaan na hindi magpantay yung kulay. Nako, papangit yan. So ayan, tsaga lang talaga guys. Madali lang naman to. Ayan, ilubog nyo lang ng ganyan. Kayo na po bahala kung anong technique ang gagawin niyo. Basta malubog lang ng husto yung damit sa jobos para maganda talaga yung kalabasan ng kulay. So kapag nga pala napansin nyo guys na yung tubig eh medyo lumilino na, bumabalik na siya yun sa parang pagkaan yung tubig niya. Ibig sabihin daw no, na-absorb na ng damit yung tina na hinalo natin. Yun guys, ay base lang din sa mga napanood ko. So hayaan lang muna din natin siya dito ng 30 minutes tapos pwede na natin siyang banlawan noon and pwede na rin natin isampay at hayaang matuyo. So guys, tapos na ang 30 minutes natin and kung nakikita nyo, itong parang pinaka-packet nung padding natin, yung tela niya sobrang bilis na absorb yung black the dye na nilagay natin and yung ibang parts niya ay parang hindi ganun ka-black. Gaya nga nung sabi ko sa inyo kanina guys, depende yon sa klase ng tela kung mabilis ba o madali siyang itina. Since itong damit na tinina natin ay magkaiba siya ng tela. So kung nakita nyo naman, di ba kanina, yung sa pinaka-padding natin, nag-dark talaga siya as in black. Tapos yung sa pinaka-body niya, naging dark violet siya. At yung strap naman niya ay nagmukhang kulay maroon, pati na rin yung kanyang padding. At dito guys, umpisahan na natin siyang banlawan bago natin siya isampay para mahugasan na rin yung damit natin at para mawala na rin yung amoy suka niya. And by the way guys, 4 beses ko nga pala siyang binanlawan ng tubig lang bago ako naglagay ng Fabcon. Siyempre, para mawala yung, ayun na nga, amoy suka. Guys, finally, after so many years, tapos na rin tayo. So, ito yung resulta niya, guys. Ilalagay ko muna yung padding niya para mas makita niya yung pinaka-itsura niya talaga. So, ayan na siya, guys. Hala, ang ganda niya talaga. So, kung nakita niyo, ayan, naging violet siya. Dark violet siya, actually, sa personal. Kala niyo medyo matingkad yung pagka-violet niya dahil lang yun sa lighting natin, guys. Guys, nakahanap ako ng maayos-ayos na lighting, yung hindi sobrang liwanag, hindi sobrang dilim. Kaya ito, kuhang-kuha niya dito yung eksaktong kulay niya guys sa personal. So, ayun lang guys for today's video. And sana ay may natutuhan kayo, nalinawan kayo kung paano nga ba magtina ng damit. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And kung di pa kayo nakaka-subscribe, baka naman po, pa-subscribe na po sa channel ko for more videos. And thank you guys so much for watching. Tama ba yung sinabi ko? See you guys on my next one. Bye-bye. Stay safe, everyone.